welcome back to my channel. It's your madam. And today nga, it's gonna be a very special day. Dahil magpapacheck up tayo, papacheck up natin si nanay. Wala siya sakit or anything ha, pero may existing condition siya. Siyempre matanda na, meron siyang asthma. That's what I want to have checked and to make sure din na tama pa yung mga gamot na tinitake niya. Alam mo, yung mga parents natin, habang tumatanda sila, kailangan talaga natin silang ingatan. Kailangan natin talaga silang ipacheck up regardless kung may sakit sila or wala. Ayan, nandito na yung girl. Wait lang pa ah. Kailangan talaga natin silang ipa-check up as I was saying because hindi natin alam yung panahon ngayon, it's very unpredictable. And if you have naman extra, make sure that you pay a visit to the doctor para lang masigurado natin na healthy sila at hindi sila magkaroon ng kung ano-anong sakit na hindi pa natin nakikita. So prevention is always better than cure. So ayan, so samahan nyo kami, magpa-check up kami. Makababa lang natin agad, hilong-hilo kami. Doon yung mga grab drivers talaga na kung magmaneho. Ang bibigat pang taas ang pereno, nakakaloko gumagano-gano. So nandito na tayo sa Makati Med and kumuha tayo ng referral sa receptionist kung sino yung available na pool mo and opta. Kasi papatingin ko din may katarak din si nanay. So every time you go to a hospital like this, para magpa-check up, make sure na may doctors na kayo. But for us, for example, na wala kaming doctor pa nakilala dito for pulmo, mahingi kami ng referral dun sa reception. Huwag kayo matakot or mahiya magtanong or mahingi ng referral because sila yung nakakaalam kung sino yung available na doctor. Sila din nakakaalam kung ongoing na or kung dumating man yung doctor during that day kasi tinatawag nila yan sa clinic. So, we're going first to the pulmonologist. Dun tayo magpapacheck up muna with regard sa asthma ni nanay. Then after that, bababa tayo sa opta para naman sa katarak. Kasi may katarak mo si nanay. May maraming cities yung nag-offer ng free katarak extraction. But unfortunately, because we're not from here, we're from Bacolod. Kailangan naman magbayad. So, okay lang naman. I hope it won't cost that much, pero ilaban pa rin natin. Ano to? Dr. Epstein, third floor, hall C. So, naliligaw po kami ngayon kasi hindi namin mahanap yung hall C. Ito lang yung medyo challenging sa Makati Med dahil napakalaki niya. Hindi namin alam kung saan kami. Bisan daw yung hall C. So mag-left. Naikot na namin yung hall A, yung hall B, yung hall C na lang. Nakakalaka. Pero tala, ilaban natin because kailangan natin mag-check up. So ayan, dito na kami. So doctor's clinic na hanap mo namin. And si nanay pong number 17 siya. So nakakalaka. Maganda yung loka na naman. 2.5 hours. Pero yung iba doon by appointment, so may possibility, may chance na hindi sila dumating. So meron ng patient doon ngayon, so we're just waiting na tawagin na sila na after the patient na nauna. Kasi hindi pa naman dumarating yung mga nagpa-appointment. Hopefully mauna tayo, no? Andiyan na si Doc, may pasyente na siya doon sa una. So ito talaga yung challenge, usually pinagpa-check up ka. Dapat mauna ka talaga sa pila para makapagpalista ka because ang daming pasyente. Ang daming pasyente. Tapos, syempre yung doctors, matagal yan pag nagkonsulta, hindi naman yan minamadali. Ang daming ginagawa niya, ang daming tests, ang daming din questions. So that they would know exactly what your problem is or how to address your current situation. Kaya alam niyo, every time you face a doctor, huwag kayong matakot. Maging honest kayo. Sabihin niyo lahat-lahat na nararamdaman niyo. Maliban na lang kung broken-hearted kayo. Wala pa akong nakikilala ng doctor sa broken hearts. So ayan, let's just sit and wait. Ayan na si nanay sa loob. Kinukuha na siya ng vital statistics para sa kanyang gown pag rumampa siya. Kinukuha na siya ng blood pressure and all so that syempre may makita si Doc. And syempre yung kanyang mga details. So antay lang tayo. Hopefully hindi dumating yung mga nagpa-appointment para tayo na mauna sa pila. Ang small pa lang. Pero gumit na eh. So yun yung problema. Sana kung sa gilid yan, hindi problema. Kung sa gilid sana yan, hindi siya problema. Ano yung cataract, Doc? White? Parang namumuti yung dapat transparent. So yung salamin parang naka-frosted. Okay. Tenga pa lang ha. Silipin ko na po yung loob na yan. So yan yung ugat niya. Parang bilog na matigay.
ito, ganyan. Meron siyang pugita dito, laman. Nakukuha yan ng exposure sa araw, magkuhang mga kapatid. Yung tabila, wala. So ayan, we're done for today. Si Baby nasa labas na nag-antay. Bawal tayo mag-video doon sa loob mismo ng clinic. So dito na. Pinakita ko na sa inyo yung examination ni nanay. Pero sa loob ng doctor's office doon kanina sa pool mo, hindi na tayo nag-video kasi kailangan natin ng respeto yung privacy, syempre. But the cataract, I showed you because para lang may general knowledge kayo what it is and what it does. So, typical yan sa mga tumatanda na nating parents, nakaka-cataract na yung eyes. So, kung may cataract, malabo na yung paningin. No matter kung ano pa yung eyeglasses na ipagawa nyo, hindi na talaga mag-better yun because you need to have it removed. So, ayan. So, ngayon, bibili na tayo ng mga gamot na reseta na 2 pages. So, it's really expensive now, but I believe talaga na mas mahal kapag na-hospital ka na and mas mahirap kapag may sakit na yung sa inyo na hospital na. So, prevention is better than cure. You need to make sure na hindi nagpo-progress yung kung anumang sakit meron. By now pa lang dapat magamot na para hindi kayo mahirapan at para hindi pa huli ang lahat. So ayan, after consultation, after spending half day in the hospital, syempre gumalagala muna tayo with everyone. Kumain kami at hindi na ubos nila baby boy yung drinks nila. Alam niyo naman kung gaano kamahal ang drinks. Doon ata kumikita yung mga fast food and restaurant. So, bit-bit niya yung drinks. Ba't mahawak-hawak yan? Lamigay yung kami. So hindi niya maubos, so ayoko itapon kasi sayang. So pag tinapon niya yan, sabi ko magbabayad siya. Dito na tayo ngayon sa Landmark and pupunta tayo sa grocery because nag-crave ako ng sapin-sapin. And very specific sapin-sapin. Gusto ko ng Dolores na sapin-sapin, Dolores of Malabon. Ang sarap talaga ng sapin-sapin nila, sorry. I'm not sure if you know what sapin-sapin is, pero papakita ko sa inyo later. Sad ako, wala na. Ubus na yung sapin-sapin! Ayan, masarap yan. So yan yung masarap yung sapin-sapin, pero ubus na. Wala pa mo ako sapin-sapin. Hindi ko matanggap. Ubus na. Hindi yan sapin-sapin. Ito ko ng sapin-sapin. Nahanapan mo ako ng sapin-sapin, baby. Saan ako kukuha dyan? Wala ko kaya pag-dolors dito. Hanapan mo ko ng sapin-sapin. Ang sakit sa dibdib kasi na-imagine ko na kanina kumakain ako ng sapin-sapin ng Dolores. Better luck next time. Agahan natin next time. So there, wala tayong sapin-sapin unfortunately. So dito na lang kami sa Mercury. Sapin-sapin na gamot na lang ang bumingin natin. So yung mga nireseta ni Doc kay Nanay, pinamili na natin. Nagkakahalaga ito ng tumataginting na. So halos 10,000 lang naman po. Medyo masakit siya but you know, wala tayong choice because kailangan talaga yung maintenance ni nanay. Tsaka may existing condition siya na kailangan gamutin. So in 1 week, sana magiging better. Kasi pag hindi natin ginamot, sabi ni Doc, baka ma-admit siya because of asthma. Ayaw naman natin yon kasi pag na-admit siya, mas mahal. Mas expensive. Buti, randomly kanina, pina-check out ko siya kasi parang sabi ko, hinihingal si nanay, nakita ko, so hindi na ako nag-antay. Yung nanay ko kasi, very typical nanay. Kung may nararamdaman, hindi nagsasabi. So itatago niya yan ang itatago. Eh medyo napansin ko, dinala ko siya sa doktor. So niresetahan siya ng gamot. And yun, we'll be back there sa March 25, after a week. Titignan natin kung nag-improve yung condition niya. So please pray for me nanay, and hopefully maging better siya. Kasi mas mahal pag hospital tayo. Huwag naman sana, Lord. Di ba, B? Di ba, Nay? Susunod ka naman sa doktor, di ba? Kamusta yan? Susunod na siya sa doktor. Makikinig siya dahil mahal nga yung gamot. Ikaw, papasaway ka pa? Mahal ang gamot, di ba? Ito na yung medicine hall ko. Medicine hall. Pero yung mga gamot ni nanay, kita nyo naman gano'ng kagamit. Pero laban lang. Mahirap talaga magka-asthma. But it's a condition kasi na, alam mo yun, you're born with it. Gaya ko, may asthma ako. Pero kasi, I'm okay naman now because I'm taking my meds. My maintenance meds. So, laban lang.